Magandang araw po sa ating lahat. Kamusta po ang bawat isa? Tayo po ay nasa period ulit na kung saan mahigpit po ulit ang ating government dahil sa mabilis na pag-akyat ng bilang or sa pagtaas ng bilang ng mga nagpa-positive po sa COVID-19. I just hope and pray na bawat isa po sa atin ay nananatiling matatag pa din po at malakas at malayo po sa anumang karamdaman. Basta tayo po lagi ay mag-iingat at susunod po tayo talaga sa mga pinag-uutos po sa atin ng ating gobyerno. Ito po ay para din sa ating mga ikakabuti po. Tayo po ay nasa ika-apat na Wednesday na sa ating pag-aaral ng Salita ng Panginoon at ako po ay natutuwa na nagpapatuloy po ang bawat isa sa ating pag-aaral at of course sa ating online na sama-samang pananalangin. Sa panahon ngayon, marami pong nagsasabi na talagang ang hirap ng buhay. Actually, wala pa po ang pandemic. Marami na pong tao ang makakapagsabi na sadyang mahirap ang buhay. Hindi naman po yun natin may iwasan sapagkat yun po ay bahagi ng ating mga pinagdadaanan at maaring sa ngayon mas doble or patong-patong pa yung pwede nating masabi na mahirap yung buhay sapagkat isang taon na po na tayo, ang ating bansa o ang buong mundo ay nakakaranas po ng pandemic. Pero ganun pa man, hindi po yun magiging dahilan para tayo po ay mawala ng pag-asa sa buhay. Kaya po talagang napaka buti na tayo ay palaging magtitiwala sa Panginoon. Katulad po ng mga previews na napag-aralan natin na yung ating pananalangin, na magpatuloy po tayong nananalangin sa Lord, kung ano man po yung ating mga nais na sabihin sa Kanya, yung pagkakaroon natin ng tiwala sa Panginoon na hindi niya tayo papabayaan at yung pagiging matatag natin sa ating pananampalataya na siya yung tutulong sa atin. At ngayon po talagang napapanahon yung ating pong pag-aaralan. Ang challenge or ang mensahe po sa atin ngayon ng ating Panginoon ay yung papatuloy natin hindi lang sa pagtitiwala sa Kanya kundi yung pagkakaroon ng matibay na pag-asa sa kabila ng mahirap na mga dinadaanan natin or ating pong pag-usapan is finding hope in hardships. So, hindi po madali talaga kapag meron tayong mga pinagdadaanan ng mga problema. Madalas, sumusuko na po tayo, lalo na kapag ang pakiramdam natin ay very hopeless or wala nang pag-asa yung ating pinagdadaanan o yung ating kinakaharap. Pero, isa pong magandang katiyakan na ibinibigay sa atin ng Panginoon na meron pong pag-asa sapagkat ang ating Panginoong Jesus, siya mismo po yung pwede nating sabihin na siya yung pag-asa natin. Babasahin ko lang po yung ating verse or yung text po ngayon. Ito po ay matatagpuan sa Hebrews chapter 11 verse 1 or sa Hebreo chapter 11 verse 1. Sabi po sa verse, ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. So, ang ibig sabihin lang po nun ay talagang kapag meron tayong pananampalataya,
meron tayong pananampalataya, di ba po? Ibig sabihin, meron tayong inaasahan. Sa English po, babasahin ko, maganda rin po yung sali ng NIV. Sabi po, now faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. Ibig sabihin, tayo po ay nananampalataya, hindi pa natin nakikita, pero meron na tayong ine-expect. We expect po, meron tayong hope na masasabi na talagang naniniwala tayo na hindi tayo papabayaan ng Panginoon. Kasi talaga naman po na ang Panginoong Diyos, hindi niya tayo binigyan ng pusong dapat na mangamba o mag-alala sa kinabukasan. Paano ba natin dinideal or paano ba natin hinaharap yung ating iba't ibang mga struggle sa buhay or yung hardship sa buhay? Kahit po paulit-ulit po nating sabihin na yes, totoo po na everything happens for a reason. Lagi po nating naririnig yun. Pero talagang lahat naman po talaga ng bagay na nararanasan natin ay inaalaw po yun ng Panginoon na daanan natin. Hindi para tayo ay pahirapan, kung hindi makita natin kung gaano siya makapangyarihan sa buhay natin. How do I deal with the hardships and struggles of life? Kung titingnan po natin yung sitwasyon natin, talaga minsan, lalo ngayon, maraming may sakit, parang almost every day since last week, 7,000, 8,000, yun na po yung mga nabibilang na mga nagpa-positive sa COVID-19. Or hindi lang naman yung COVID-19 yung problema ng mga tao Maraming tao ang maaaring na-feel nila na wala nang pag-asa yung buhay nila dahil sobrang hirap, sobrang hindi na nila alam kung ano ang uunahing isipin or uunahing gawin dahil sobrang wala na silang ibang makita. Pero ang sinasabi ng Biblia ay tayo ay maghintay, tayo ay manampalataya, maniwala kahit hindi pa po natin nakikita. Yun po yung matibay na kahulugan ng salitang pananampalataya, na naniniwala tayo kahit wala pa, kahit hindi pa natin nakikita. Ayun nga yung sinabi sa binasa natin kanina na ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari yung ating inaasahan. We only put our hope in the Lord. Dun lang sa Panginoon lang, kasi siya lang naman po yung nakakakita. Siya po yung nakakaalam ng ating mga sitwasyon. We can say na talagang naniniwala tayo sa Panginoon na kahit wala pa po yung sagot or yung pinaka-solusyon sa pinagdadaanan natin, meron tayong assurance or may katiyakan tayo na may ginagawa ang Diyos. Sabi nga, I can cope with the hardships of life because of the hope I have in Jesus Christ. Ibig sabihin nun, kapag tinagalog na, kaya kong harapin yung hirap ng buhay dahil sa pag-asa na binibigay sa akin ng Panginoong Hesukristo, na meron tayo, na si Jesus lamang yung pag-asa natin. Sa Kanya lang natin yun pwedeng ibigay. At kung sakali man na parang sa tingin natin ng sitwasyon natin sa buhay, parang wala ng pag-asa, hindi po totoo yun. Talagang wala tayong ibang dapat gawin kundi tumingala at manalangin sa Panginoon. Sabi nga sa Colossians 3:12, set your minds on things above, not on earthly things. Kasi po yung mga bagay na panlangit, positive po yun Parang yung masaya, may sagot ang Lord, kumikilos ang Panginoon. Kapag lagi po nating sinasana yung sarili natin na tumingala, tumingin sa Panginoon, manalangin, at tingnan kung ano yung mga magagawa ng Diyos, nagkakaroon po tayo ng positibong pananaw. At kumpara sa mga bagay na panlupa na ano bang makikita natin dito, puro problema, puro hinanakit, nasaktan ako sa sinabi ng taong ito, nahihirapan ako sa sitwasyon ko sa buhay, parang ang daming may sakit, parang ang daming walang trabaho, pero yung pag-asang binibigay po sa atin ng Panginoon,
Doon po, malawak po yung pwede nating makita kapag tayo po ay naniwala na nampalataya sa Panginoon. Dahil siya po mismo yung ating pag-asa. Hindi lang na binibigay yung pag-asa, pero siya mismo, binibigay niya po yung sarili niya sa atin. Kaya huwag po tayong mag-focus sa mga negatibong bagay na nararanasan natin. Kung ano man po yung ating nafe-feel sa ngayon, sa paligid, within our family or mismong sa ating sarili, huwag po nating i-focus yung tingin natin dun sa mga bagay na yun, kasi yun yung magpapabagsak po lalo sa atin. Ang dapat po nating gawin ay talagang manalangin at magtiwala sa Panginoon. And sabi nga sa Psalm 31 verse 24, "Be strong and take heart, all you who hope in the Lord." So talagang maging matatag po tayo na kahit hindi pa natin nakikita yung sagot sa mga problema or pinagdadaanan natin, meron tayong pag-asa na, yun nga, dahil sa pananampalataya, sabi nga, the journey starts with faith. So, dapat sa dulo ng journey na yun, ayun yung hope. Hindi po natin sila pwedeng paghiwalayin. Dahil, syempre, kapag ikaw ay naniniwala or nananampalataya, kailangan meron kang pag-asa, meron kang inaasahan. Kaya, ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Kaya po, kapag tayo po ay merong pinagdadaanan ngayon, very negative, marami ang mga negatibong na kapalibot sa atin, huwag po nating tingnan yung mga bagay na yun. Wala tayong ibang gagawin kundi manalangin. Mag-focus tayo sa ginagawa ng Diyos, sa pwede niyang gawin. Hindi natin alam kung kailan mahihinto ang lahat ng problema na meron sa ating bansa, pero alam ko at natitiyak po natin na ang Diyos na siyang makapangyarihan sa lahat, ang Panginoong Hesukristo, hindi po siya bulag, hindi po siya nabibingi, hindi po siya pagod. Alam niya po ang sitwasyon natin. Alam niya po kung ano yung kanyang ginagawa. Kaya po, talagang maniwala tayo that the best is yet to come. Malapit na. Antayin lang natin. Talagang magtiwala tayo sa Panginoon. Kaya, hope is absolutely knowing where the road of faith will end. Kaya po talagang sa umpisa, kahit sabihin natin na mahirap ang buhay, totoo naman po yun eh. Wala naman pong masama na tayo ay maka-feel nun. Pero ayun nga, huwag nating i-focus yung isip at puso o yung buong buhay natin sa mga mahirap na sitwasyon. Let's just face the problems, ang trials sa buhay, ang mga challenges sa buhay, and then ibigay natin yun sa Panginoon sapagkat siya lang naman po yung magbibigay sa atin ng pag-asa. Kaya huwag po tayong malungkot ng husto, huwag tayong mawala ng pag-asa. Palagi pong may pag-asa. There is always hope in the Lord kasi hindi niya tayo iniiwan at nananatili po siyang nakabantay sa atin. Kaya po sa time ngayon na kung ano man po yung pinagdadaanan natin, we have 2 weeks na restrictions, maraming bawal, maraming hindi pwedeng gawin. Especially sa mga mass gatherings, and involved po doon, included po doon yung ating mga church services, at sa mga ilan na nag-hold ng mga Bible studies na medyo may ilang marami-raming bilang, ay talagang pansamantala po ay talagang stop muna dahil para hindi po lumaganap or dumami pa ng husto yung mga nagpa-positive sa COVID-19. Pero maniniwala po tayo at manalangin sa Panginoon na talagang ito po ay matigil na, mahinto na, matapos na upang magkaroon po tayo ng mas normal na mga buhay. Kaya po, let's continue to put our hope on the Lord. Siya po ang tutulong sa atin. Kaya let's be strong and take heart. Tayong mga nagtitiwala sa Panginoon, tayong mga umaasa sa Panginoon dahil may katapusan po ang lahat ng ito. At ang pinakamagandang pwede nating asahan eh, someday na tayo ay makikita natin ang Panginoon dun sa langit.
tayong lahat na mga naniniwala at nananampalataya sa Kanya, tayong lahat na kumikilala sa Panginoon bilang si Jesus na ating Diyos na buhay ay Panginoon at tagapagligtas natin. Kaya patuloy po tayong magtiwala sa Diyos. Tayo po ay mananalangin ng sama-sama at patuloy pa rin nating ipagkatiwala sa Panginoon ang lahat ng nangyayari sa ating bansa, sa ating paligid, at patuloy na asamin natin na ang lahat ng ito ay may katapusan. Tayo po ay sama-samang mananalangin po. Tayo po ay manalangin para sa ating bansa. Tayo po ay manalangin. Panginoon na makapangyarihan sa lahat, kami po ay dumudulog sa inyo, Panginoon, na kayo po ang mag-ingat sa aming bansa, Panginoon, sa nararanasan po namin ngayon ng mga pagsubok, Panginoon, kayo po ang siyang manguna sa amin, Panginoon. Alam namin, Lord, na patuloy niyo po kami iingatan, Panginoon, ng inyong mga anak, Panginoon. Hindi mo po hahayaang mapahamak sa anumang pagsubok na pagdadaanan sa buhay. Lord, pinagpipray po namin ang aming ekonomiya, Panginoon. Alam namin, Lord, na talagang bumabagsak na ito, Panginoon, at dumarami po yung utang ng gobyerno, Panginoon. Pero alam namin, Lord, na mas mayaman ka, Panginoon. Mas mayaman ikaw ang Panginoon namin, Panginoon. Kaya ikaw po ang magpo-provide ng anumang mga pangangailangan ng aming bansa sa panahon na ito, Panginoon. Kaya Lord, pinagpipray namin na kayo po ang siyang manguna sa amin, Panginoon. Ngayon, gayon din po, Panginoon, sa mga tao, Panginoon, nawa po ay magkaisa po ang lahat, Panginoon, at talagang sumunod sa anumang pinatutupad ng gobyerno, Panginoon, upang magkaroon ng unity, Panginoon, dahil yun po ang kailangan namin, Panginoon, ng bansa, upang talagang mawala na po yung mga pinagdadaanan po namin. Kaya Lord, bigyan niyo po kami ng pusong may pagkakaisa, Panginoon. At kayo po ang siyang manguna sa buhay ng bawat mga Pilipino. Kung may mga pinagdadaanan man po ang lahat ng tao, iba-iba po yun. Kayo po ang siyang mag-ingat sa kanila, Panginoon. At kayo po ang patuloy na manguna sa buhay namin, Panginoon. Panginoon, sa gabi nito, tinataas po namin ang aming nasa government official, Panginoon, nawa dalangin po namin na bigyan mo po sila ng kalakasan, na magtiwala sa iyo, kaparaanan, Panginoon. Bigyan niyo po sila ng wisdom, Panginoon, upang ang lahat ng kanilang mga desisyon ay ayon po sa iyong kalooban, Panginoon. Turuan mo po sila na matuto po sila na i-surrender, Panginoon, ang lahat ng mga desisyon, Panginoon, para sa ikabubuti po ng aming bansa, lalong-lalong na sa panahon ngayon na meron pong pandemic, Panginoon. Lord, nawa ay kayo po ang mag-alis sa kanila ng mga pang-personal interest po nila. Nawa ay ang kanilang mga mithiin ay para po sa nakararami, lalong-lalong na po, Panginoon, sa mga may hirap, sa mga Lord, dalangin po namin ang aming presidente hanggang sa pinakamababang posisyon, Panginoon. Kayo po ang siyang mag-lead sa kanila. Kayo po ang siyang patuloy na manguna sa kanila. Bigyan mo po sila ng katalinuhan, Panginoon. Lord, kayo rin po ang mag-ingat, Panginoon, sa kanila, lalong-lalo na sa kanilang kalusugan, Panginoon. Kayo ang magbibigay sa kanila ng kalakasan, Panginoon. Tanging nagmumula lamang sa iyo, Panginoon. Lord, nawa ay kayo ang siyang manguna sa bawat desisyon na gagawin, lalong-lalo na, Panginoon, sa pandemic na aming nararanasan. Lord, alamin po namin ang kalagayan ng aming bansa sa panahon ng COVID-19, Panginoon. Dalangin po namin na ikaw ang siyang magbigay sa bawat anak mo, sa bawat Pilipino ng katatagan at tiwala na ito'y matatapos, Panginoon. Yes, Lord, sa panahon ng pandemic, Panginoon,
ay matuto kami na sa iyo lamang magtiwala, Panginoon, na sa iyong awa at grasya, Panginoon. Yes, Lord, napakahirap ng sitwasyon, pero ikaw ay mabuti, Panginoon. Ikaw ay nagpapagaling sa mga nagpapagaling ka sa mga sakit, Panginoon. Kahit dalangin po namin na ang lahat, Panginoon, ipatuloy na magtiwala, patuloy na sa'yo lamang tumawag. Yes, Lord, huwag mo kami pababayaan. Patuloy mo kaming hawakan, Panginoon, ang bawat anak mo, ipatuloy mo hawakan kung maging matatag sa aming buhay, pananampalataya, Panginoon. Panginoon, dalangin po namin na ang COVID, Panginoon, ay magwakas na, Panginoon. Magwakas na ito, Panginoon. Yes, Lord, maaaring pinaranas mo ito sa amin upang may matutunan kami at sa aming matututunan, Panginoon. Nawa ay talaga namang kami ay pumasa lamang sa iyo, Panginoon, na ang matutunan namin ay sa iyo magtiwala at sa iyo, Panginoon, lumapit sa araw-araw, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, dahil sa kabila ng aming nararanasan pandemya ay kumikilos ka pa rin sa aming mga buhay. Pinararanas mo pa rin ang iyong pagmamahal, ang iyong kabutihan sa maraming bagay, Panginoon. Naway iyon po ang makita namin. Hindi po yung mga sakit, hindi po yung mga nangyayaring mga maling desisyon ng aming mga nasa gobyerno, Panginoon. Naway makita namin ang iyong kabutihan, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon. Maging mapagpasalamat nawa ang aming puso, Panginoon. Naway hindi po mga negative ang aming makikita, kundi yung mga kabutihan mo, Panginoon, sa aming mga buhay. Lord, dalangin po namin na ang lahat ng ito ay bibigyan mo ng katapusan, Panginoon. Alam po namin at nagtitiwala po kami. Tanggapin mo po ang aming tauspusong pasasalamat. Tayo po ay manalangin. Yes, Lord, tunay nga na sa inyo namin ibinibigay ang aming pag-asa sapagkat ikaw po, Panginoon, ang aming pag-asa. Maraming salamat, Panginoon, sa tiyakan na binibigay mo sa amin na may katapusan ng lahat ng aming hirap na naranasan, Panginoon. Marami pong salamat dahil tapat ka sa amin, hindi nagbabago ang iyong pag-ibig, Panginoon. Thank you for all the provisions na pinagkakalob mo sa amin. Salamat po sa kalakasan, salamat po sa protection mo sa amin sa araw-araw. Kahit po maraming bagay sa paligid namin ang hahadlang, ang pwedeng humadlang na magtiwala kami, Panginoon, ay hindi po namin hahayaan na ang aming buhay ay tuluyang mawalan, Panginoon, ng pag-asa. Thank you, Lord, for the assurance talaga na binibigay mo po sa amin bawat araw na kami ay inaalagaan mo, pinapatnubayan mo, Panginoon. And as of now, Panginoon, we commit everything to you, ang lahat ng aming nagaganap sa buhay namin, ang mga nakikita namin, Panginoon, sa paligid. Kung meron po sa amin, Panginoon, na may sakit, karamdaman o nahihirapan sa pangangatawan, Panginoon, sa mga kalusugan, Panginoon, dalangin po namin na iyong ibigay sa amin ng kalakasan, ng kagalingan, Panginoon, na lahat ng mga tao, kakilala, kaibigan, kamag-anak namin na may masamang pakiramdam sa ngayon, Panginoon. I pray, Panginoon, we pray, Lord, na ikaw magpagaling at humipo sa kanila at ang magbalik ng kalakasan, Panginoon, sapagkat ikaw ang dakilang manggagamot. Sa lahat, Panginoon, ng mga nag-iisa sa buhay, walang kasama, Panginoon, na namumroblema, maraming pinagdadaan ng hirap. Lord, ikaw ang mag-comfort sa taong ito, ikaw po ang magpalakas sa kanya. Encourage mo, Panginoon, ang taong ito na talagang huwag tumigil sa pagtitiwala sa inyo, Panginoon, dahil meron kang kasagutan o solusyon na ibibigay. Nawa, Panginoon, ikaw ang mag-comfort, magpalakas ng loob, Panginoon, sa mga taong nahihirapan o nasasaktan, Panginoon, kung may mga tao man, Panginoon, na na-feel nila that they are hurt, Panginoon, na may nakabigay ng sama ng loob. Lord God, ikaw po ang magpagaling at mag-comfort, bigay sa kanya ng kasiyahan, Panginoon.
Salamat din, Panginoon, na pwede naming hilingin sa inyo na kaming lahat, Panginoon, ay bigyan mo ng kaaliwan. Kahit po maraming problema, ay manatili pa rin ang aming isip at puso ay nakatuon lamang sa iyo, Panginoon, at hindi sa mga bagay na nagbibigay sa amin ng pagbagsak. Panginoon, sa mga naghahanap ng trabaho, bigyan niyo po sila patuloy ng hanap buhay. Sa panahon ngayon, mahirap ang buhay dahil kung walang trabaho, walang pambili ng pagkain or panggastos, Panginoon, ikaw po ang magbigay at magkaloob, Panginoon, ng tamang hanap buhay para sa mga naghahanap ng trabaho. Bigyan niyo po sila ng magandang kumpanya, ng mapapasukan, Panginoon. At sa lahat po ng mga nagtatrabaho naman, na may hanap buhay, may business, Panginoon, bless them more, O God. Ingatan mo sila sa kanilang mga paglabas, sa kanilang pag-alis, sa pagpasok sa work, at sa lahat po ng mga frontliners pa rin na pinagkakatiwala namin sa inyo, Panginoon, ay kayo po ang siyang mag-ingat sa kanila. Patuloy na gabayan mo po ang lahat ng mga taong may ginagawang importante kaya lumalabas, Panginoon. Maraming salamat dahil pwede rin naming ipagkatiwala sa inyo ang security ng bawat isa. Ingatan niyo po kami araw-araw, Panginoon, lalo na po yung mga taong may edad na, ng mga bata, Panginoon, na silang masisela ng pangangatawan, Panginoon. Ilayo mo po ang bawat isa sa amin sa anumang sakit o anumang kapahamakan, Panginoon. At yung pong aming iglesia, Christ of the World Building, Panginoon, na inyong protektahan din, Panginoon, ingatan sa masasamang loob. Maraming salamat na ikaw din ang nag-iingat sa mga taong nakatira dito, Panginoon, at patuloy na pagpalain mo po ang buong iglesia namin, Panginoon, ang mga miyembro na pansamantala sa ngayon ay mananambahan through online worship, Panginoon. I-bless mo, Panginoon, ang mga taong naghahanda, ang mga taong ginagamit mo upang mapalaganap o may bahagya ang iyong mga salita. Nawa, Panginoon, maging seryoso po kami palagi pagdating sa iyong mga salita, na huwag kaming tumingin na parang dahil wala ka dito ay pwede naming hindi gawin or hindi sundin, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng karunungan na talagang matakot kami sa mga salita mo, na gawin namin kung ano po ang inyong ipinag-uutos, na talagang i-apply namin sa mga buhay namin ang lahat ng mga bagay na napapakinggan namin, Panginoon, na hindi magagamit ang iyong salita, Panginoon, para lamang magparinig o para lamang magpahayag ng salita na hindi nang gagaling sa inyo, Panginoon. Gamitin mo po ang mga taong nagpapahayag ng iyong salita, ang mga pastor, ang mga leaders, Panginoon, na siyang ginagamit mo upang maipahayag ang ebanghelyo, ang iyong salita, Panginoon. Nawa, bigyan mo po sila ng karunungan at maging tama palagi ang kanilang mga sasambitin, at sa inyo namin, Panginoon, mapakikinggan yung inyong mga mensahe. Maraming salamat dahil may kalayaan po kami na mag-aral ng iyong mga salita. Pagpalain mo po, Panginoon, ang bawat isa po sa amin, kahit po ano man ang aming struggle sa buhay, mahirap na mga sitwasyon sa buhay. Lord, we know that there's always hope in you. Kaya patuloy kaming mananampalataya at aasa, sapagkat ikaw, Panginoon, ay hindi mo kami talaga bibiguin, Panginoon. Maraming salamat po sa katiyakan na pagkakalubos sa amin, na kahit hindi pa po namin nahahawakan, hindi pa namin nakikita, ay meron kaming assurance na ikaw ay kumikilos, Panginoon, at ipagkakaloob sa amin ang lahat ng aming mga pangailangan ayon sa iyong kalooban. Muli, Panginoon, ikinataas namin ikaw, Panginoon, sa pinakamataas na bahagi ng aming buhay. Ikaw lamang, Panginoon, ang aming tinatanghal. Ikaw ang Diyos na banal, makapangyarihan, mapagmahal, dakila, matapat, mabuti, Panginoon, na hindi mo kami pabayaan. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa pakikisama, sa pakikipahagi po sa ating online devotionals and prayer time pa po sa bawat Wednesday ng week, Panginoon, ay palagi pa rin po tayong maging bahagi nito. Magandang araw po. God bless us all.